back to my channel, and today gagawin ko yung isa sa pinaka nire-request ninyong video, yung aking current skincare routine or yung aking nighttime skincare routine. So morning, wala naman ako masyadong skincare routine, pero babanggitin ko pa rin siya. Pero ayun, yun yung gagawin din today, yung aking current skincare. Since maraming nakakapansin sa inyo na umaayos na daw yung condition ng skin ko, humuhupa na yung mga butlig-butlig ko, yung whiteheads ko, yung pimples ko. Itong mga products na to, yung mga babanggitin kong products ngayon, talagang subo ko na. Matagal ko na rin silang ginagamit. So ayun nga, alam niyo naman na galing ako sa grabbing breakout. So, hindi pa talaga ako nag-breakout ng ganun kagrabe. So, insert ko na lang siguro yung mga picture ko dito. Grabe pa yung tigyawat ko. Sobrang... Ngayon, masaya-saya na ako dahil ayun nga, gumagaling na yung skin ko. Nakakapag-makeup na ako. Kasi nung mga araw na nung tinigyawat talaga ako, as in, wala akong ginagamit na products, tinigil ko yung skincare ko. Wala talaga akong makeup. Kilay at lip tint lang, yung tipong gano'n. Disclaimer lang, hindi po tayo pare-pares na skin type. And yung mga products na ginagamit ko may or may not work for you. Para sa akin, isi-share ko lang sa inyo yung mga products na nag-work sa akin. Gawain ng isang YouTuber yung i-share yung mga products na nag-work sa kanya and everything. And hindi po ito sponsored, itong video na ito. Ginawa ko to dahil maraming nagre-request, and yung mga products na ginamit ko dito is not affiliated with other brands or anything. Talagang ito talaga yung ginagamit ko, ganun. Sobrang importante na malaman muna natin yung ating skin type. Kasi mga products na for oily skin, for acne prone skin, for dry skin, oily skin, combination, ganun. Skin type ko dati is dry. Hindi naman siya talagang dry na namamalat, ganun. Normal to dry yung skin type ko noon. Pero simula nung nag-breakout ako, naging oily na siya. Simula nung ginamit ko yung mga products ng derma, nireseta sa akin, ayun. Dahil nga, naging oily yung skin ko, yung pores ko, lumaki din siya. Maaaring mga products na to ay hiyang sa inyo or hindi. Ganun pa man, siguro ibibigyan ko na lang kayo ng mga tips, yung mga ginawa ko para at least makatulong itong video na ito sa inyo. Ayan, as you can see, meron po akong makeup dahil kakatapos ko lang mag-film ng makeup tutorial. And ito na po yung aking face. Parang wow, walang tigyawat, ganun. Pero pag zoom in mo yan, ate girl, ang daming pores. Ang una kong ginagawa is tinatanggal ko yung makeup ko. Siyempre, yun naman talaga yung una. Nung una, hindi ako gumagamit ng micellar water. Facial wash agad, ganun. Doon ko nalaman na sa facial wash, kapag nag-facial wash ka lang, may mga natitira pa rin yung makeup. Bago mong lagyan ng skincare yung mukha mo, kailangan wala talaga yung makeup. Walang bahid ng makeup yung face mo. Cotton pads, usually, ang ginagawa ko dyan, hinahati ko yan sa dalawa kasi medyo makapal itong cotton pads na to. Sa micellar water, feeling ko naman, marami na akong na-try na micellar water. Pero feeling ko pare-parehas lang naman sila. Talagang kahit ano naman yung gamitin ko, natatanggal naman nila ng maayos yung makeup ko. At yung gagamitin ko ngayon, itong Healing Tea Garden Green Tea Cleansing Water. Yan, pinadala to sa akin ng early picker. Actually, dalawa to. Dapat yung isa talaga meant for giveaway, pero hindi ko na siya napag-giveaway kasi nga mabigat. Tried ko na lang siya, nakaubos na ako ng isang bottle nito. Yung isa pang mare-recommend ko sa inyo na micellar water is yung Garnier. Dalawa to guys, may pink tapos blue. Yung blue is for oily, which is my skin type, tapos yung isa for dry skin. Yun yung ginagamit ko dati, pero ayun nga, dahil nag-iba na yung skin type and everything, ito na yung ginagamit ko. Itong blue na micellar water. May mas malaki nito. Kapag binili niyo ito na mas malaki, mas makakatipid. Ang bet kong gamitin ngayon yung healing tea. Ito talaga usually kong ginagamit. Ito, okay lang naman. Ginagamit ko rin siya minsan. Ayan, dalawa nga ito. Yung unang cotton pad, sa face ko lang siya talaga, guys. Yung makeup, foundation, contour, blush, ganun, highlight. Ayun yung tinatanggal ko. Ito na! Tanggal na tayo ng makeup. So, ayan, no? Natatanggal ko na po siya. So, ito na po yung itsura ng ating micellar, ng ating cotton pads. So, yung pangalawang cotton, ayan. Gusto ko sa, ano na to, green tea, healing tea na to. Wala siyang amoy, tapos parang tubig lang siya kapag dinatanggal ko yung makeup sa face ko. Hindi lang nito gamitin. Yung pangalawang cotton pad, dinatanggal ko siya sa kilay, sa eye makeup, sa lips. Hindi rin siya masakit pala sa mata. Natanggal ko na yung halos yung makeup ko. So, ang sunod niyan, gumagamit ako ng facial wash. Yung Neutrogena Deep Clean Foaming Cleanser. Kung makikita nyo naman, gamit na gamit ka talaga siya. Pero, hindi ito talaga yung pinakaunang na-try ko. Yung unang na-try ko yung Cetaphil. Though, okay naman yun. Parang, napansin ko na parang hindi naman umu-okay yung skin ko doon. Pero, wala kasi akong nakikitang changes. So, nagpalit ako ng Neutrogena na mild cleansing. Ang nasa isip ko, okay lang siguro to gamitin kung pang everyday lang, kung di ka nag-makeup. Kaso kasi nag-makeup ako. Kailangan ko ng something deep pore cleaning, ganyan-ganyan. Ito yung facial wash na gagamitin ko. So, gagamitin ko lang to. And I'll be back. So, ayan, nakapaghilamos na ako. And
I don't usually pat dry. Hinahayaan ko lang matuyo yung basa-basa sa face ko. Insert na lang ako nung clip na nag-facial wash ako kasi hindi ko naman tumadal ang camera kasi baka mabasa. Maire-recommend ko yung mild version nitong Neutrogena na facial wash kasi siya for everyday use, ganun. Pero kung makeup user kayo, mas maganda tong gamitin. Itong deep clean foaming cleanser. Lalo na kung matagal kang nag-makeup. May makeup kang suot the whole day, ganun. Tapos talagang nag-sit in yung makeup sa'yo. So, kailangan mo ng something deep cleaning, ganun. Pore cleaning. Pagkatapos ko gamitin yung Neutrogena, napapansin ko na nagla-lighten yung face ko. Ewan ko, pero ganun talaga yung result niya sa akin. And feeling ko nga parang pumuti yung mukha ko dahil sa Neutrogena. Every time talaga na pagkatapos kong maghilamos, ayan, nagla-lighten yung face ko. Yan. Unlike kanina, yun yung pinapagaling ko ngayon, yung mga pimple marks ko. Liliit siya kasi nga, yung pimples ko maliliit. Parang mga whitehead sila. Ang sunod kong nilalagay sa aking skin or sa aking face, toner. Ang toner na ginagamit ko, itong Dickinson's na Witch Hazel, original Witch Hazel Perfecting Toner. Nakaubos na ako ng isang container niya. Pumili ako ng malaki. Ang ginagawa ko, nire-refill ko tong maliit na to. Dito sa malaki, para ganun-ganun na lang. Ayan, Dickinson's na Witch Hazel. Yung Witch Hazel kasi maganda din siyang pangtanggal or pang-prevent mga pimples, ganyan. Organic to. Ang sabi dito sa container niya, fragrance-free, pero may amoy siya. Natural daw kasi yung mga ingredients na to, ganyan-ganyan. Yung mga naturals na ingredients na to, ito na yung mismo yung amoy niya. Kailangan daw kapag nag-toner ka pataas. So, gawin na lang din natin. Isang pasada lang yung cotton sa akin. Pagkatapos noon, okay na yun. Hindi ko na siya yung binabalik-balik hanggang matuyo yung cotton pad. Hindi ako ganun mag-toner. As long as nadaanan na siya ng Dickinson's na Witch Hazel, okay na sa akin yun. Pangit din daw kasi yung binabalik. Parang umiikot lang yung bacteria sa face mo and everything. So, ganun. So, ayun. Last step na tayo. Ito na yung huling ginagamit ko pagkatapos kong mag-toner. Ayun nga, sinabi ko kanina na napagaling ko yung mga dark spots ko, yung acne scars ko, ganun. Yung mga dark na yan, na gawa ng pimples ko nga. Yung ginagamit kong cream, so next na gagamitin ko is yung cream. Yung ginagamit kong cream is itong Olay Natural White. Hindi ko alam kung available ba to sa atin, pero bigay lang to sa akin ni Papa. Itong yellow for pang daily use siya, meron siyang SPF. Ito naman, pang nighttime naman to. Alam mo yung ginagamit ko. Yung ginagamit ko kapag morning routine. Usually kapag morning routine, hilamos, walang kahit ano yun, hilamos, toner, tapos ito. Lagi na ako nag-SPF. So, may nabasa kasi ako na nakakatanda kasi yung UV light and everything, sunlight. Importante pala talaga na sunblock ka. Ito yung cream na gagamitin ko. Hindi ko pa sure kung nahihelp ba niyang i-lighten yung acne scars ko. Pero kasi kapag gising ko ng umaga, as in, nag-glow yung skin ko. Feeling ko dahil dito. Kasi ito lang naman yung cream na ginagamit ko. Cream lang talaga siya, tapos konti lang. Hindi ako yung sobrang dami maglagay ng cream kasi pag sobrang dami, ang lagkit naman masyado. Tapos ang hirap patuyuin sa face. Ganyan lang. Tapos yung iba, ginaganong-ganon. May something ba sa ganto-ganto, pero ginagawa ko siya. Wala lang. Sinama ko lang sa aking ritual, ganon. So parang naaano daw niya yung blood circulation sa face mo. Naa-absorb din daw niya yung product, ganon. So, ito yung ilan sa mga ginagamit ko. Kapag tinubuan ako, halimbawa, yung pimples ko, meron talaga siyang laman, may nana. Yung pimple patch na ginagamit ko, yung COSRX Acne Pimple Master Patch. Eh, nabili ko ito sa Shopee, 150 pesos lang ata. So, sa Shopee ako bumibili, mas mura doon. And kapag yan yung ginamit ko, hindi nagda-dark yung pimples ko. Usually kapag hindi ko ginamitan, sinayaan ko lang, nangingitim yung pimples ko. Napansin ko ganun yung pimples ko. Yung uha yung nana, ganun. Tapos hindi siya nangingitim, so ayan yung gusto ko dyan. So, yung pangalawang ginagamit kong Aztec na Healing Clay Mask. Siguro ilalagay ko na lang yung picture dito. Alam niyo naman na siguro yun, sobrang kilala yun. Hindi ko na siya makyat dito kasi nasa baba. Ginagamit ko naman yung Indian Healing Clay Mask once or twice a week. Nakakatulong din siya pang lighten ng pimple marks. And syempre, makeup user ako, kailangan sip-sip yung oil, makeup residue, ganun. And meron din pala akong tinitake dati, gamot. Gamot para sa tigyawat, yung Lactizine. Alam ko yung iba sa inyo familiar na doon. Ini-stop ko siya, pero nakagamit ako noon halos mga 3 months din. 20 ang isa noon. Tapos kailangan twice a week mo siyang ititake ka. So, isang beses ko lang siya natitake per day kasi nga masyado siyang magastos, ganun. Pansin ko gumanda yung skin ko doon.
Kahit in-stop ko siya, hindi na ako tinutubuan, ganun, hindi na ako nagbe-breakout ng sobra-sobra. Nung tinry ko yun, bago ko makita yung resulta, talagang nag-breakout ako ng todo. Hindi ko na siya nabibili ngayon kasi okay naman na yung aking skin. Matagal ko na rin siyang in-stop and ganito pa rin naman yung skin ko. Nagiging better pa din naman siya. Alam ko na kasi yung feeling talaga ng sobrang breakout. Hindi lang siya physically na masakit, ganun. Emotionally masakit din yung acne breakout. Isang pimple nga lang yung namumroblema ka na kung paano mo gagamutin. Pero ayun, sana nakatulong itong video na ito. Thank you guys so much for watching. Maniwala lang kayo na mawawala rin yan. Siguro talaga daan lang sa ganyang stage, binibreakout ka. Pero ayun, mawawala rin yan. And ayun, kapag nahanap nyo na yung skincare na hiyang kayo, mag-stick na kayo doon. Mas konting skincare regimen, mas okay. Yung skincare ko, sobrang konti lang niya. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe, comment, share, comment below kung meron kayong mga ilang tips tungkol sa pimples, yung tigyawat. And ayun, see you in my next one. Bye-bye!